Kaugnay po sa Undas at syempre yung biyahe po ng atin pong mga kababayan ngayon pong papalapit po ang long weekend. Tanggap po tayo ng mga karagdagang pong update kaugnay po sa mga transport terminal at syempre yung seguridad po dyan sa mga pantalan, sa mga airport at sa iba pong mga transport terminal. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng Department of Transportation, si Executive Assistant Johnny Espundo. Sir Johnny, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Yes, magandang tanghali sa inyo. Opo. Drew Nacino po, Sir Johnny, ang inyo po makakasama. Opo. Sir Johnny, kamusta po ang inyo pong pag-iikot sa mga transport terminal, lalo po doon sa airport at doon sa mga pantalan? Papunta pa lang kami sa airport. Uunahin namin ang VITX. Nanggaling kami sa KA para tiningnan yung CNS ATM, yung navigation system ng buong bansa. Okay naman. Tapos in a little while ay tutungo kami sa PITX. Kasunod ng tatlong terminal ng airport. So far naman itong nakita namin sa KAAP ay in-report na maayos na yung navigation system natin. At nakapag-upgrade na sila, iba-iba na ang mga ginawa nila para maiwasan ang mga masasamang karanasan natin ng mga nakaraang taon. At nakahanda sila dito sa dagsa ng mga lilipad sa iba't ibang paliparan sa ating bansa. Kaya nakaready ang KAAP para i-manage ang exodus sa iba't ibang airport sa buong bansa. Mm-hmm. So mga satansya nyo ho, ang peak day po, kailan po kaya? Bukas po kaya? Or para humabisuan din ho yung ating po mga kababayan, Sir Johnny? Yes, umaasa kami na nagsimula na start of this week yung exodus at baka bukas ay ang pinaka-peak ng mga bibiyahe. At sabi nga ni Secretary Bautista ay inaasahan niya dito sa taon na ito 4.5 million ang mga pasaherong bibiyahe sa mga pantalan, sa mga airport, sa mga bus stations, sa mga railways. Iba't ibang paraan ng transportasyon ay dadagsa ngayong mga susunod na mga araw at lalo na ngayong weekend para nga doon sa traditional nating biyahe ng Undas. Gaano ho kaya karami ang may estimate ho ba kayo? Baka mas marami ho ba ngayong taon compare ho nung last year? I think mas madami tayong bibiyahe ngayong long weekend ng ito at tulad ng dyan sa PITX ay I think they are looking at about 160 or 200,000 passengers a day, commuters a day. Kaya't marami ang paghahandang ginagawa para matulungan, ma-assisti ang mga bibiyahe sa iba't ibang mga stations natin. Doon naman po sa papunta pa lang ho ba kayo ng pantalan, di ho ba, Sir Johnny? Ang North Harbor. Bibisitahin ni Secretary bukas ng umaga naman. Dahil lang ngayong araw ay tatlong terminal ng airport ang kanyang bibisitahin. Wala ho ba tayong namomonitor ho doon ang mga kasi 'di ba nung nakaraan nag-uusap tayo yung mga brownout, blackout, di ho ba sa mga sa NAIA, wala na ho bang mga ganun po na i-report though naipasa na po natin doon sa NNIC, di ho ba? Yes, bago pa nag-take over ang NNIC ay ina-report nga kay Secretary ng umaga lang na marami na nga silang ginawa tulad ng mga power supply na yun, uninterruptible power supply, ay napalitan nila. Yung system ay in-upgrade daw, bagong system na to, kumbaga ay ibang version na to. Opo. At iba't ibang pang mga pagbabago ang ginawa dyan na sa KAAP
para nga hindi maulit yung mga dating masasamang karanasan natin sa mga brownouts. Hindi lang yan, kundi yung tinututukan ng NNIC sa ngayon, tulad ng kanilang pangako, ang una nilang gustong bigyang pansin ay yung supply ng kuryente para ang mga elevator, escalator, at pati ang mga CR ay maayos. At yan ang mga susunod na mga makikita natin mga pagbabago dyan sa tatlong terminal. How about po yung mga fees, yung mga charges po, Sir Johnny, na-address mo ba? Kasi noong paman, I think last month, ay yung mga take-off and landing fees, yung iba't ibang mga fees ng mga aeroplano ay naitaas na at yan naman ay kasama doon sa naging kasunduan na mag-ataas na sila ngayon. Tulad na sinabi ni Secretary, ay para naman makabawi ang NNIC doon sa napakalaking puhunang ipapasok na nila. Pero hindi kasama doon sa automatic na pagtaas ay ang terminal fee. Itong passenger service fee, yung tinatawag na terminal fee, na niliwanag na nga ng DOTR na yan ay itataas, kung itataas man, by September next year pa. So, next year pa dahil pag-aaralan pa at tulad na nga ng mga pahayag ng iba na makita naman namin kung merong improvements bago sila magtaas noong terminal fee. Kaya next year pa yan. At yan ay dadaan sa isang proseso para maaprubahan ng mga agency tulad ng Civil Aeronautics Board kung justified ang kanilang pagtaas. Kaya huwag mag-alala ang mga pasahero na may undas ay wala hong pagtaas sa mga terminal fees. Pati yung parking, di ba, Sir Johnny? Pati sa parking? Ay, napakaganda ng nakita naming epekto ng pagtaas ng parking fee. Dahil yung mga nag-overparking dyan ay hindi na sila pumaparada ng mga matagalan. Sa katunayan taong ay merong 10 taong nakaparadang nasasakyan dyan. So, lumuwag. At yung talagang intention ng parking ay para lang mang doon sa mga bibiyahe. Yun na nga, lumuwag at maayos na nagagamit ang mga parking lots. Opo. Bukod ho sa air travel at sea travel, Sir Johnny, doon po sa land travel, anong update ho bukod ho siyempre sa PTEC, sa Sir Johnny? Kausap ko si Chairman Guadis ng LTFRB at matagal na sila nakapag-issue ng mga special permits para sa mga maraming bus na gustong bumiyahe sa mga probinsya kahit na hindi yun ang kanilang linya. Kaya may temporary or provisional permits na sila at ongoing na yung mga pagbiyahe ng mga karagdagang mga bus sa iba't ibang terminal. Katulad ng mga nagdaang taon ay may mga assistance na ibinibigay sa mga iba't ibang terminal ang LTO, ang SAIC, yung Special Action Intelligence Committee for Transportation, ang Coast Guard, ang MMTA, ang HPG. So maraming nagbibigay na alala sa ating mga para siguraduhin ligtas at safe ang mga biyahero natin. Ang panawagan namin ay sana ang ating mga bibiyahe ay huwag naman na dalhin ang buong bahay at travel light lang po para hindi ho kayo mahirapan sa pagbiyahe. At narinig na namin na dito sa National Road, Mahalika Highway, patungo ng Sorsogon sa Matlog ay na-clear na. Normal na ang daloy ng trapiko at pwede na. Normal na ang operation. Pwede na bumiyahe, Sir Johnny? Yes. Lahat ba ng sasakyan pwede na bumiyahe? Yes. Alright. Normal na ang operations dyan sa Roro ng Matnog patungo ng Pantalan ng Allen sa Tamar. Alright. Sige po. Marami pong salamat sa inyo pong abiso sa Makatwid. Ay, yan, naibsan na ho yung kalbaryo na dinanas ho ng mga na-stranded po na mga pasero dyan po sa PTEX at sa iba pa ho mga transport terminal. At baka meron pa ho kayong mga karagdagan pa ho mga panawagan sa atin pong mga mananakay, sa mga pasero, sa mga operator, sa mga driver po, Sir Johnny, sa mga babiyahe po ngayon pong undas, ngayon pong long weekend.
Opo, kami ay nagbigay na ng mga numero na pwedeng tawagan kung kayo ay nasa airport, may mga numero diyan kung kayo ay nasa Pantalan, kung kayo ay mga nasa bus station, sa railway station, meron kayong pwedeng tawagan kung kayo nagkakaproblema. Sa tingin namin ay mas makakatulong kung ipagbigay alam sa amin ang inyong problema kaysa sa i-broadcast sa social media para mabigyan ng aksyon. Pagka na-broadcast sa social media na ganito ang experience ninyo dito sa ganitong airport sa Pantalan, wala hong aaksyon. Pero kung itawag nyo sa amin kung ano yung problema, ay bibigyan namin ng lunas yan. Kaya tawag na hong i-broadcast yung mga naging experience direct problema agad habang kayo ay bumibiyahe sa social media. Itawag ho sa amin. Welcome po namin bibigyan ng aksyon yung mga problema ninyo. Alright. Sige po, Sir Johnny. At good luck po sa inyo. Ingat po kayo. Magandang tanghali po. Salamat. Salamat po. Tanghali. Salamat.